Nehemias. Ang mga naninirahan sa Jerusalem. Ikalabing isang kabanata. Nang panahong iyon, ang mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ay nakatira sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Nagpalabunutan ang mga tao para sa bawat 10 pamilya ay may isang pamilyang maninirahan sa Jerusalem, habang ang iba'y mananatili sa mga bayan nila. Pinuri ng mga tao ang lahat ng nagpasyang tumira sa Jerusalem. Ang ibang Israelita pati mga pari, mga Levita, mga utusan sa templo at ang mga angkan ng mga alipin ni Solomon ay patuloy na nakatira sa kanilang sariling mga lupain sa iba't ibang mga bayan ng Huda. Ang ibang mga mamamayan ng Huda at Benjamin ay nakatira sa Jerusalem. Ito ang mga pinuno ng mga probinsya ng Huda at Benjamin na nakatira sa Jerusalem. Mula sa lahi ni Huda, si Ataya na anak ni Uzziah. Si Uzziah ay anak ni Zacharias. Si Zacharias ay anak ni Amariah. Si Amariah ay anak ni Shephatiah. At si Shephatiah ay anak ni Mahalalel na mula sa angkan ni Perez. Si Maaseiah na anak ni Baruch. Si Baruch ay anak ni Kol-Hoze. Si Kol-Hoze ay anak ni Hazayah. Si Hazayah ay anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Joyarib. At si Joyarib ay anak ni Zacharias na mula sa angkan ni Shela. Sa mga angkan ni Perez, 468 matatapang na lalaki na nakatira rin sa Jerusalem. Mula sa lahi ni Benjamin, si Salu na anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Joed. Si Joed ay anak ni Pedaya. Si Pedaya ay anak ni Kolaya. Si Kolaya ay anak ni Maaseiah. Si Maaseiah ay anak ni Itiel. At si Itiel ay anak ni Jeshaya. Ang sumunod kay Salu ay si Nagabay at Salai. At ang 928 kamag-anak nila. Si Joel na anak ni Zikri ang pinakapinuno nila. At ang ikalawa sa kanya ay si Huda na anak ni Hasenua. Mula sa mga pari, si Jedaya na anak ni Joyarib. Si Jakin at si Seraya na anak ni Hilkia. Si Hilkia ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Merayot. At si Merayot ay anak ni Ahitub na namamahala sa templo ng Diyos. Ang 822 lalaking kasama nilang nagpapagal sa templo. Si Adaya na anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Pelalia. Si Pelalia ay anak ni Amzi. Si Amzi ay anak ni Zacharias. Si Zacharias ay anak ni Pashur. At si Pashur ay anak ni Malkia. Ang mga kasama ni Adaya na 242 lalaki na mga pinuno ng mga pamilya. Si Amasai ay anak ni Azarel. Si Azarel ay anak ni Azai. Si Azai ay anak ni Meshilemot. At si Meshilemot ay anak ni Imer. Ang mga kasama ni Amasai na 128 matatapang na lalaki. Si Sabdiel na anak ni Hagidolim ang pinakapinuno nila. Mula sa mga Levita, si Shemaya na anak ni Hashub. Si Hashub ay anak ni Azrikam. Si Azrikam ay anak ni Hashabiah. At si Hashabiah ay anak ni Buni. Si Shabitai at si Jozabad na 2 pinuno ng mga Levita. Sila ang mga katiwalang namamahala sa mga gawain sa labas ng templo. Si Matanya ay anak ni Mika. Si Mika ay anak ni Sabdi. At si Sabdi ay anak ni Asaf. Si Matanya ang nangunguna sa mga awit na umaawit ng pananalangin at pasasalamat. Si Bakbukya na kasama ni Matanya. Si Abda na anak ni Shamua. Si Shamua ay anak ni Galal. At si Galal ay anak ni Jedutun. May 248 lahat ang mga Levita na nakatira sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Mula sa mga gwardya ng mga pintuan ng templo, si Akub at si Talmon, at ang mga kasama nilang 172 lalaking gwardya ng pintuan ng templo. Ang ibang mga Israelita, pati mga pari at mga Levita ay nakatira sa mga lupaing minana nila sa kanilang mga ninuno sa iba't ibang mga bayan ng Huda. Ngunit ang mga utusan sa templo na pinangungunahan ni Ziha at Gishpa ay doon tumira sa bulubundukin ng Ofel. Ang pinakapinuno ng mga Levita sa Jerusalem ay si Uzi, na anak ni Bani. Si Bani ay anak ni Hashabiah. Si Hashabiah ay anak ni Matanya. At si Matanya ay anak ni Mika. Si Uzi ay isa sa mga angkan ni Asaph.
na mga awit sa templo ng Diyos. Ang hari ang naguutos sa kanila tungkol sa mga gagawin nila sa bawat araw. Si Petahia na anak ni Meshezabel, na isa sa mga angkan ni Zera na anak ni Huda, ang kinatawan ng bayan ng Israel sa hari ng Persya. Ang ibang mga mamamayan ng Huda ay nakatira sa mga bayan na malapit sa mga lupain nila. Ang iba sa kanila ay nakatira sa Kiryat Arba, Dibon, Jekabzeel, at sa mga baryo sa paligid ng mga bayang ito. Ang iba sa kanila ay nakatira sa Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hazar-Shual, Beer-Sheba, at sa mga baryo sa palibot nito. Mayroon ding nakatira sa kanila sa Ziklag, sa Mekona, at sa mga baryo sa paligid nito. Sa En-Rimon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adulam, at sa mga baryo sa paligid ng mga bayang ito. Ang iba pa sa kanila ay nakatira sa Lachish, at sa malalapit na mga sakahan, at sa Azeka at sa mga baryo sa paligid nito. Kaya nakatira ang tao sa Huda mula sa Beersheba hanggang sa lambak ng Ben-Hinnom. Ang ibang mga mamamayan ng Benjamin ay nakatira sa Geba, Mikmash, Aya, Bethel, at sa mga baryo sa paligid nito. Ang iba sa kanila ay nakatira sa Anatot, Nob, Anania, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lod, Ono, at sa lambak ng mga manggagawa. Ang iba pang mga Levita na nakatira sa Huda ay pinatira kasama ng mga mamamayan ng Benjamin.